Netflix. Diba? Ang galing. Tapos ito yung bell. Bell. Whoop-whoop! 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 Isang magandang umaga, mga kalagalag. So, dahil MECQ ngayon, naisip ko lang mag-breakfast somewhere in Manila. Mahilig tayo sa kape. Siyempre, pupunta tayo dun sa may kape. Ang galing mo po, Marco! Diba? Siyempre, hindi naman basta-bastang mga kapihan lang. Medyo, nakita ko lang siya sa Facebook. Sa Intramuros din siya. Hindi ko alam kung magkamag-anak sila ng La Cathedral or iisa ang may-ari or affiliated yung dalawang yon. Pero ito kasi literally na coffee shop na dating museum. Mamaya makikita nyo kung saan siya. By the way, anong pangalan nun? Belfry Café. So, pure coffee shop siya. Nakita ko yung menu niya. And medyo hindi naman siya pricey. And nakita ko yung vibe. Maganda yung vibe. And ayun, parang first Bell Cafe siya sa Manila or dito sa atin sa Pilipinas, na I'm not sure lang ha, based dun sa nabasa ko sa Facebook, ganun siya. And then ayun, puntahan natin siya and dun tayo mag-almusal ng mga something na pwedeng almusalin, pero literal na cafe lang talaga siya. Wala siyang mga heavy meals or something, more on pastries and coffee and tea lang ang meron sa kanya. So yun, yun yung naisip ko. Then bago pumunta ng Quezon City, daan muna tayo doon para mag-breakfast. And check na rin natin para sa inyo, i-check ko siya. And then if okay naman, I would recommend. And if not, sabihin ko yung dapat sabihin, 'di ba? Hindi naman ako nag-sugarcoat. So puntahan natin siya. So I'll see you guys later and bye-bye. Tugsh ay. Bye-bye. And I'm back. So, nakarating na tayo. Nakita nyo naman, Manila Cathedral. And nasa tabi lang pala niya mismo yung Belfry Cafe. So, nandun siya. Ayun o, kita nyo yun. So, nag-order ako ng caramel macchiato na hot, syempre. Thank you. So, yun, nag-caramel macchiato hot ako. And then, I ordered some pastry na choco, banana, walnut, special bibingka, and yung garlic cream cheese bread na ano nila, na bestseller. So syempre, caramel macchiato, lover tayo. And eto, pakita ko sa inyo. Yes! Diba, ang galing. Tapos eto yung bell. Malapit lang siya sa La Cathedral, pero hindi daw same owner, magkaiba. Magkaiba sila ng owner. And yun. Diba? Napaka-cozy nung place. Nilabas tayo. Sila tayo sa labas. And, diba? Ang ganda. So, as in literal, nasa Manila Cathedral siya. Manila Cathedral siya mismo at tabing tabi, di ba? Yan. Yes. Dito na ulit, andito na yung order ko. So I ordered their special bibingka, which is 90 pesos. Cheesy garlic bread, 120. And then yung choco banana walnut na 70 pesos. And the caramel macchiato na hot. So ito, tikman natin. So kwento muna ako ng konti. As I was saying kanina nga, 'di ba, sa intro ko, museum siya before bago siya naging coffee shop, and it was opened lang last February 6. So pandemic baby tong coffee shop na to. Ito ang kakatuwa lang dahil ang galing din naisip ng may-ari yung ginawa niyang transition from museum into a cafe shop. Masarap yung caramel macchiato nila. And ayun, since Lycian ako, alam ko itong Manila Cathedral, pero hindi ko napapansin itong museum side na to. Dati, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na staff ng coffee shop,
familiar ako pero I haven't noticed the ano, the museum before. So yan, dami kong kwento, tingnan na natin. So, yung wall, ay lambot. Lambot oh. Saktong-sakto yung lasa niya. Andun na andun yung pagka-banana niya. Good shit, good shit. Sarap. Sarap. Then, moist na moist yung ano, yung banana bread. Tapos lasang-lasang mo yung banana, hindi siya ganun katamis. Sarap oh. Let's try there. Bibingka. Eh, lambot din. Grabe naman. So, alam, kagat ko. Alam naman natin ang bibingka is Filipino pagkain. Diba? Uy! Taste good. I have din niya. Yeah. Ang lambot na, ang sarap pa, and bibingkang-bibingka talaga. Ibang klase. No? Up. There. Cheese bread. Lalambot ng mga tinapay. The cheese bread. So, feeling ko dapat may knife ako dito. So, yan siya, garlic cheese bread. Lambot. Yung cheese nanonood. Yeah, sarap. Feeling ko dapat may pasta ako dito ah. Hindi ako order ng pasta. Ganun sarap ah. So for me, all good lahat. And may mga cakes pa sila. Worth 140, 130, and 140. So, may mga cakes sila. And sobrang simple ng ano, sobrang simple ng vibe. Feeling ko mas maganda rin siyang puntahan ng gabi. La Cathedral vibe. And ayun, I recommend na pumunta kayo dito. Try nyo. Wala namang masama sa pagiging ano, sa pagsuporta sa mga Filipino businesses natin ngayon, lalo ngayong pandemic dahil tayo lang walang foreigner, walang nakakapasok, walang tourist. So, huwag tayo maging tourist sa sarili nating bansa. Puntahan niyo yung mga alam yung mag-e-enjoy kayo. Kainan niyo yung mga businesses na mag-e-enjoy kayo. Diba? Alam. Pa-invite naman sila. Hi. Yung cafe schedule? Schedule po namin pag weekdays po is 8 to 9. Ah, ng gabi? Opo. Pag weekends naman po is pareho lang pala sa 8 to 9. 8 to 9 din. So, visit nila yung FB page nyo, no? So, yun. Belfry Café. So, yun. Siya yung staff dito. Nasa solo ka lang ngayon ah. Morning. Pag-morning kasi isa lang. Pag-hapon, dalawa. Okay. Kasi mas marami atong tao. Lalo pag weekend pa naman ngayon. So yun, visit kayo dito. And, sarap ng kape. Tapusin ko muna itong kinakain ko. And, yun. Punta kayo, kasi katulad nga sinabi ko kanina, punta kayo dito. Huwag tayong maging turist sa sarili nating bansa dahil wala naman din ibang magtutulungan. Lalo sa panahon ngayong pandemic, tayo lang din. So, we Filipinos, we need to help each other to bounce back. Kasi, yung tourism industry nga natin, sa talagang wasak na wasak sa ngayon. So, kailangan yung mga tayong mga Pilipino yung maging gabay or tayo yung maging kamay para umangat ulit yung tourism industry dito sa atin sa Pilipinas. Well, eventually, later on, magiging okay din naman siya. Pero, right now,
tayo lang magtutulungan. And ayun, nakakwentuhan natin yung staff. Nakakatuwa lang dahil ayun nga, museum siya before. So dapat doon siya sa kabilang side ng cathedral. I mean doon siya sa kabilang side. Ayun no. Ayun, yan diyan. Sa taas niyan. Sa doon siya dapat ilalagay. Pero ayun nga, naisip din ng may-ari na mainit daw doon. Kaya dito na lang din. So ang galing din ng pagkakaisip. Pag nakaisip daw na gawing coffee shop to is yung director mismo ng Manila Cathedral. And kasi bakanting lote lang din naman tong museum na to dati. Kaya ginawa na lang siyang coffee shop. Tapos ayun, tinatransition sa siya into cafe. Sabi ko nga dun sa staff, nakakatuwa dito kapag bumalik sa normal yung lahat and then full capacity yung simbahan na pwedeng magsimba. So syempre lahat ng mga magsisimba sa Manila Cathedral, syempre kung hindi na sila lalayo, dito na lang din sila kakain, at least katabi lang mismo ng coffee shop. So February 6 siya nag-open, and then ayun, sabi din ng staff ang lakas daw nila nung February kasi 'di ba medyo maluwag that time, pero ngayon kasi nagbalik sa ECQ kaya talagang wala, patay na naman yung business. Pero I think that's fine dahil unti-unti lang din, huwag nating biglain, magiging okay din yan lahat. And ay, nakakatuwa yung small chitchat namin ng staff dahil mandami niya nang na-share sa akin regarding dito sa cafe na to kahit bago pa lang. So yun, inside Manila Cathedral siya mismo. Ang iniisip ko dun siya sa kabilang side pero hindi pala. So ayun lang guys, that's it for today, and I hope nag-enjoy kayo, and yeah, punta kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to my channel to more Lagalag videos, Negrong Lagalag. So yun, bye bye.